Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo ngayon? Ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video, nandito po tayo sa San Carlos, Pangasinan. At ipi-feature po natin ulit po ang mga kubo ni Will Ed Bahay Kubo. Alam niyo po ba mga ka-viewers, ngayon meron silang mga bagong design na mai-share po natin sa vlog. Kaya ito pong ipapakita ko sa inyo is very interesting talaga. Kaya kung naghahanap po kayo ng bahay kubo na modern, baka ito po kay Will Ed, ma-consider niyo po sila. Sa totoo lang po, marami na tayong mga viewers ang nagpagawa po kay Sir Will at hanggang ngayon po, tinatangkilik po sila at nagpapagawa po. Kasi ito po talaga mga modern bahay kubo ay perfect pong gamitin para po sa ipapagawa ninyo mga rest house, ganyan, staycation, Airbnb, pwedeng-pwede po yan. So ngayon tara, mag-start na po tayo mag-tour sa kanilang mga gawang bahay kubo. So, let's go! And now mga ka-viewers, start po tayo sa bagong gawa nila. Ang tawag po dito is studio type. Ang sukat po nito ay 8 by 20 feet. And ito po ay merong isang room. And meron na rin po itong living area plus yung kanila pong kitchen, no? Para po sa roofing, ito po ay triple roofing na. Bali, yung design po ng roof nila is latest design po yan. Wood look po na rib type spandrel plus tinerlo po sa gutter din na wood look. And ito po ay meron na pong insulation foam sa loob, then plywood po na ceiling. Para po sa framing po na ito, gumagamit po sila sa body po ng good lumber. And yung pinaka-stand naman po is solid mahogany wood po, no? So ito po ay triple walling na. Meron po itong bamboo. And sa loob po, may insulation foam. And sa loob po ay meron pong plywood yan. Regarding naman po sa mga bamboo para po sa exterior, gumagamit po si Will Ed ng matatandang bamboo which is mas matibay po at pangmatagalan po talaga. Para naman po sa painting, ito po ay naka-double coated po ng varnish. Ayan, kaya tingnan nyo po, napaka-glossy. Regarding po sa mga design, ito po ay pwedeng paiba. Depende po sa request ninyo kay Sir Will. And ito po mga windows, sliding door. Ang finish po niyan is French windows na meron pong reflective mirror or reflective glass. Pero pwede naman po kung gusto niyo pong clear glass or ano man po pwede kasi custom made po, pwedeng-pwede kay Sir Will yan. Then dito po nagkaroon ng accent po, naglagay sila ng fluted panels sa main entrance plus yung sliding door po na nakita ninyo. And included po sa package yung electrical wiring plus po yung mga ilaw na yan, included po sa package po pag nag-avail po kayo. Para po sa ceiling, ito po ay plywood din. Ang paint po nito is wood look finish din. Pagpasensyahan nyo na po at kung may kakiputan po yung area kasi po ongoing po itong ginagawa at yung nagpagawa po ay taga Pampanga po, no? So imagine from San Carlos, Pangasinan, i-deliver po ito soon sa Pampanga. Pakita ko lang po sa inyo yung side view po ng modern bahay kubo. Ayan, so yung nakikita nyo po para mga black is burn effect po yan para may dating po talaga at kubo feels po talaga yung papagawa niyong kubo sa kanila. So, dito po, merong exit door. Ayan. Ito naman po yung back view ng studio type. Although, pwede po kayo magpadagdag ng windows. Depende po sa gusto ninyo since custom made naman po ito. Then, ito naman po yung other side. So, gaya po niya, nakikita niyo po yung pinakagilid. Meron din pong pin lights. Para po, ayun, mas lumitaw po yung pagkaganda po ng pinagawa ninyong kubo sa kanila. So, gaya po nito, meron pong bintana dito. Then, balik tayo sa pinaka-front. Meron ding another windows dito. Ayan. So, yung wall lights po, depende. Pwede pong apat, pwedeng dalawa. Depende po sa gusto po ninyo. Kung plano nyo pong magpagawa po ng bahay kubo kay Sir Will, huwag po kayo mag-alala kasi po, pag po binigay nila sa inyo ito, ito po ay treated na po na anti-bukbok, anti-anay din. Kaya, pang matagalan na rin po siyang magagamit. And alam nyo po ba yung iba po, mga nag-Airbnb, buibili po sila ng ganito, tapos ginagamit po nila sa resort nila, and yung investment po na pinambili nila dito ay nagkakaroon ng ano, ROI kasi yung iba ginagamit talaga nilang pang business. And now mga ka-viewers, ay pasok po tayo sa loob. So ito po is sliding. Ayan. Wow, ang ganda. So tingnan nyo naman po, oh. Dito, gaya na sinabi ko, may exit door. Ito na po yung pinaka-door niya. Mahogany solid wood na yan. Ito po yung back view ng mga windows. Dito po, pagpasok ay napaka-spacious po nung living area. So, ito po nakikita ninyo, naka-fluted panels na po yan. Plus, meron na pong TV console dyan. Then, gaya po na sinabi ko, ayan, di nyo na po problemahan yung mga electrical wiring. Yung mga ilaw mga ka-viewers, kasama na po sa package yan ha. Kaya talagang less hassle at wala na po kayong
kailangan ipangamba pa. Dito po mga ka-viewers, yung mga outlet, switch, kasama na yan. Ang flooring po, ang ginamit nila dito is vinyl. Ayan. Then sa interior paint po, nasa inyo kung ano pong gusto ninyo. Pwedeng any color po, kung anong type po ninyo. Pero po yung request po ng client is wood look. Plus, ito pong loob is may pagka light gray. Again, ito po yung living area ha. Para naman po sa nagwa-wonder kung gaano po kataas ito, from floor to ceiling, ang height po nito is nasa 7.5 feet po. Kaya kung may kataasan po kayo, matangkad po kayo, no worries kasi po mataas po ang pagkakasiling nito. And mga ka-viewers, ayun pala kung gusto niyo naman po mapreskuhan, ito pong sliding door ni Sir Will, meron na po itong screen. So, pwede naman po kahit screen lang kung gusto niyo may pumasok na hangin. Ito naman po yung main kitchen na pinapagawa po ng client ni Sir Will. So, ito po may abang na pong sink, faucet, and meron na rin po itong countertop po na plywood na ginawa pong wood look. Tapos, tingnan niyo po yung backsplash, naka-wood look design po. And yung kanya pong cabinet is aluminum white coated na po yan. Kaya talagang matibay-tibay na rin po yan. So, diba? Ang cute lang. Regarding naman po dito sa sink, kung plano niyo pong pagganahin, syempre, dapat po may nakaabang na pong pipeline para po i-connect na lang po dito sa pinaka-faucet para mapagana siya sa area po ninyo. Tapos dito po, meron pong another door dito papunta naman po sa kanilang bedroom. So, gaya po na sinabi ko, outlet, switch included po. Sa lahat yan, gumagana. Diba? Ayun. So, ngayon po, sa mga kulay po ng pintuan, any color po, pwedeng-pwede, depende po sa gusto ninyo na maging itsura po ng modern bahay ko ba ninyo. Kahit ano po, pwede mag-usap lang po kayo ni Sir Will, gagawin po nila yan. Ayan. Pagpasok po, ito na po yung bedroom. Ayan. So, ito po, at least 2 person or 3 person po pwede magkasya sa bed. Although, pwede po kahit double deck, pwede po. Depende po talaga sa request ninyo. Then, ito po, ay meron na pull-out drawer dyan. Ayan na rin po yung mga windows. Para presko, kung di pa po kayo gagamit ng aircon. Although, may abang po yan para sa aircon once na magpapalagay po kayo. Ayan, di ba? Perfect na siya pang Airbnb, pang staycation. Gaya po na sinabi ko mga ka-viewers, kahit anong size po ng bahay kubo, kaya-kaya pong gawin ni Will at bahay kubo. So, from 8x20 feet, meron naman silang 6x12 feet. So, ito po, mas maliit po compared sa una ko pinakita. Pero kung nangangarap po kayo magkaroon ng modern bahay kubo, kahit ganito lang, pwede-pwede na. Kasi tingnan nyo naman po mga ka-viewers. So, modern design na at napaganda po ng finish. Regarding po sa roofing, any color po ng windows, pwedeng-pwede po, nasa inyo po talaga kung anong gusto niyo ipagawa sa kanila. So ito, gaya po niyan, blue po ang kanyang roof, then steel, may fluted panels po na accent, and puti naman po yung kulay ng windows at sliding door niya. So ito po mga ka-viewers, ha, ongoing pa po ito, pero papakita ko na lang sa inyo yung loob. So, ito po mga ka-viewers yung ongoing. Soon, lalagyan ito ng vinyl. Tapos, dito, meron na actually nagagawang TV console. Ayan. Tapos, meron na rin mga, ano to, electricity sa loob. Gumagana na. Pero at least, may, para lang may idea po kayo, ito po ay high ceiling na rin. And meron din po itong bedroom dito na ongoing din pong ginagawa. Tapos may abang na po doon ng window type aircon. So mga ka-viewers, kung type nyo po ito at gusto nyo talagang makita po ang magiging finish nito, mag-follow na po kayo sa kanilang Facebook, Will Ed Bahay Kubo, at ipopost po nila once na nagawa po ito sa Facebook nila. No? Ngayon po mga ka-viewers, pag-usapan natin yung regarding sa delivery and ayun po, paano po yung process para may idea pa po kayo kung magpapagawa kayo sa kanila. And now mga ka-viewers, kasama po natin si Sir Will ng Will Ed Bahay Kubo. Ayan, siya po talaga ang utak po sa mga magagandang kubo na pinapakita po natin. So Sir Will,
Batiin naman po natin mga viewers natin. Hello po mga ka-viewers, kumusta po kayo? So, ito po yung pinakabago po namin design. So, ang tawag po namin dito is elegant design. So, lahat po in-improve po namin lahat ng yung laki niya, yung kulay ng ating bahay kubo, tapos yung mga ilaw natin, then yung mga gamit po natin mga cabinet. Lahat po na yan, sa elegant design po, lahat naka-aluminum po yan. Actually, sir, ang ganda ng interior design nito. Yes. Pero for sure, mas gaganda to pag nilagyan pa nila to ng gamit at decor, yes, no? Po. So far po, isa na to sa favorite ko from previous na pinakita natin, sir, sa kanila. Sobrang ganda nito sa personal. Talagang nakaka-relax. Sir, paano po ba pag nag-order sila, saan nila kayo pwedeng i-message? So, sa mga ka-viewers po natin, pwede po kayong bumisita mismo dito sa aming paggawaan. Located lang po kami dito sa San Carlos, Pangasinan. So, meron po din po kami yung Facebook page. Pwede nyo rin po kami i-follow doon. Pwede nyo rin po kami i-message doon. So mga ka-viewers ha, maganda kung mag-visit kayo dito sa San Carlos, yeah, kay Sir Will. Tanongin nyo kung meron sila mga ongoing project o kaya malapit nang matapos. Kasi ito po mga to, since custom made, talagang ginagawa lang po pag may order. So kung meron sila mga upcoming at ongoing pong ginagawa, mag-message lang kayo sa kanila. Para gaya na ito, pag-visit ko, meron po ako naabutan at nakita ko po yung ganda po ng kubo nila. And sir, kahit saan naman, di ba kaya nyo talaga mag-cater? Yes po, Luzon area, pwede tayo. Any part of Luzon po. And mga ka-viewers, ayun pala, no, regarding po sa price nito, mag-inquire na lang po tayo kay Sir Will. Since ayun na naman po si Sir Will, very responsive naman po sila sa page nila. Yung link po na kanilang mga social media, ilalagay ko po sa description box. And please, follow nyo na po siya sa page. Kasi po sa mga Reels video, nilalabas niya po yung mga gawa nilang kubo at doon nyo po makikita lahat ng mga upcoming projects pa nila. Sir Will, ito po ba pang nagpagawa sila ng ganito? Meron pang contract, down payment, ganyan? Yes po. Upon signing of contract, so meron tayong 30% po na down payment. So lahat po ng list po natin dito sa bahay kubo po natin, lahat ng mga inclusive pa, nakalagay po yun sa contract po natin. Para at least po mga ka-viewers, maging aware kayo kung ano talaga materials po meron ang kubo ninyo kasi baka mag-expect po kayo nang wala naman po sa napag-usapang contract. Yes. Ayun po, ang maganda sa contract po, at least meron na po kayong inyong copy once na may problem. And si Sir Ed din po, si Sir Will din po, meron siyang copy just in case po, no? At least both side, both parties po ay meron pong contract. Napakaganda po niya pa nagpapagawa kayo ng bahay, even po, ito po, modern bahay kubo. So again mga ka-viewers, ha, kung gusto nyo magpasyal, searchable naman po sa Google Map po ang Will Ed Bahay Kubo para hindi kayo maligaw. At worth it po ang pag-visit dito dahil marami po kayo matutunan regarding po sa mga modern bahay kubo po nila. So again, mga ka-viewers, kung gusto nyo pong panoorin yung mga previous projects po nila, nagkaroon na tayo ng vlog, ilalagay ko na lang po ang links sa description box din. At Sir Will, thank you ulit sa pag-alaw sa aming makapag-vlog dito. Again, maraming salamat po ulit sa pananood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!